So ayan, ganyan ka damo ang aming ancestral house dito sa San Lorenzo, guys. So dito kami para magamas. Kasi nga, ito na lang yung natitirang madamo sa lugar na ito. So ayan, so ginagawa siyang daanan ng mga tao. Tapos ginagawa din basurahan ng likod. So ilang years na nawala itong tao. Kaya, grabe na yung damo. So hindi kami nagtinda ngayon kaya sinamantala namin na linisan itong paligid ng bahay. Ayan o, kung mapansin nyo, tinatapunan nila ng basura pati sa may pintuan. Tinatambakan na talaga nila ng basura. Ayan, mga tinapon na basura. Ayun, dito nilang nila itinatapon. Grabe. Ginawa na nilang basurahan ang bahay. So ito sinira na to, binutas na nila. Yung bintana. So wala pa itong kuryente. And ito yung mga original na plywood. Kahit ilang years na, from 1997 nakalagay na ito dito. So hanggang ngayon pa lang nasira. Yan, okay pa, matibay pa. So ito, original na bintana. Yan, gawa pa yan ni tatay nung 1997 nung itayo ito. And yung bubong, ito pa lang yung nasisira sa mga bubong dito sa bandang CR. So yan yung kusina. Ganyan lang kaliit. And then yung CR. And ayun pala, may sira pa yung isa ng bubong. Siguro nung magbagyo yan. So ayan, antibay nung kahoy. Ilang years na. Dekada na itong. Dalawang dekada ng mahigit. Yan pa rin. Matibay talaga nung panahon yung mga kahoy and plywood. So may installation na, pero wala pa siyang kuryente. Hindi na paggawa ng kuryente sa sobrang hirap ng buhay. Walang hindi ipagawa. So ayan, nabutas na yung bandang ilalim. And then yung bintana. Ito sinadya itong butasin. Nagtry siguro na silipin ang laman ng loob ng bahay. Ayan. Ginawa ng basurahan yung harapan. Ayan, dyan sila nagtatapon ng basura. So ayan, nagamasa na namin ng kaunti. Ito lang side na ito and then dun sa harap. So next time, ito namang likod ang aming gagamasan. So hopefully makabalik agad ulit. So binigyan lang talaga namin ng time para malinisan. Kasi talagang di ko maintindihan ang madlang people dito, ang mga kapitbahay, kung bakit ganito ang kanilang ginagawa sa aming bahay. Puro basura. Lahat dito itapon, lahat ng basura nila. So yung iba lang naman, yung malapit-lapit siguro dito. Di naman dito magtatapon yung hindi taga dito. So ayan yung mga basura nila. Madami pang tatrabahunin dito para maayos. Itong harapan, tabing kalsada, damuhan pa siya. Naglalakihan ang mga bahay dito. Oh. Pero yung sawin. Original na kubo. Original pa yan. Wala pang nabago.
Siya nga. Oo. Naglinis na daw ang bahay na basurahan. So, ayan. Ang nalinisan. So, mga ilang balik pa dito. Para maklear na talaga ito. Ayan. Sa sunod na balik, dapat meron ng pambakod. Para mabakuda na rin. Kasi ito yun yung daanan. Oh. Tinambakan ko na ng basura. Para rin na sila dyan makadaan. So, ayan. Oh. Okay na. Medyo okay na. Maaliwalas ng konti. Pero marami pang trabaho. Marami pang trabaho ito para tuluyang maayos. Ayan. So at least, nagmukhang bahay. Nagmukhang bahay na. Hindi na siya haunted house. Ito pa rin ang kapitbahay. Tapos doon, ano lang dito, yero. Tapos yung mga tanim-tanim lang yung nahalaman. So, hindi talaga siya bakod. Daming saging, oh. Hintayin ko lang na magbunga. May aanihin na kahit tanim ng kapitbahay. Pero nandito na siya sa loob ng bakuran ko. Oh, dami na siyang tanim. Tapos ito, yan. Yan, dyan sa likod ang babakuran. Tapos dito, yan. Tapos dyan sa harapan, dito nila tinatapon ang basura. Yan. Yan, mga basura yan ng kapitbahay. Yan, yan. Yan. Sa yung mga puno, ito puno ito ng santol. Ito naman, ano siya, rambutan. May dates ako doon sa labo. Dito ko rin siya itatanim. Ito gagawin ko itong taniman. Yan, taniman siya. Mamalawak. Taniman ng gulay.